pasok sa number 6, poverty. According to the Philippine Statistics Authority, or PSA, in the first semester of 2018, 21% of our total population live below the poverty line. That means close to a million Filipino youth are compelled to work to help earn for the needs of the family. Sa murang edad, ramdam nila mahirap lang kami, kailangan ng pangkain. So ito yung mukha ng kahirapan. At mga kabataan na may buhat-buhat din ito, no? At hindi lang yung kanilang mga magulang. Kung nagtatrabaho man ng bata, di ba dapat para lang sa kanya? Yung parang hobby or helping them be entrepreneurial. Pero yung nagpapakain ka na ng pamilya, hindi yung role ng bata. Now, the reality of youth in poverty means many young people are not able to go to school as well as engage in play and other recreational activities like normal youth. Hanggang ngayon, marami sa mga kabataan ang namomroblema kung saan dudukot ng pera para pag-sustain ng kanilang sarili, ng kanilang pamilya, dahil kailangan nilang humanap ng solusyon sa problema nila. O, napansin ko kapag nag-interact ako sa mga bata na in a state of poverty nga. Hindi nila alam na, ay, pwede pala yun. May ganyan palang klaseng trabaho, may ganyan palang klaseng buhay. Wala silang alam kasi ang alam lang nila is yung kinalakihan nila na kahirapan. Yun ay kita nila na usual. So what can we do to help the youth survive and hopefully rise from their difficult situation? Ang malaking oportunidad para makaahon talaga sa kahirapan, edukasyon. Kailangan matuto at kailangan mag-aral ng mga kabataan. Accept the fact, nandun na yung estado nyo eh. But you still have to have the initiative to make it a better life for yourself. Dapat meron kang pangarap, may pag-asa na magagawa ko to, at pag nagawa ko to, meron pa akong ibang magagawa sa buhay ko. Together with helping my family out. Hindi naman madaling iangat sarili mo from poverty, di ba? Pero maghanap ka ng reason na pwede ka pa rin sumaya, na pwede mo pa rin gustuhin mabuhay.